Hallelujah. Dito sa banal na kasulatan sa buhay ni Sadrach, Misak at Abednego, mga kapatid, ito yung mga tao dati nung panahon nung hari na si unang hari na kumbaga yun ang hari na ang gusto niya lahat na tao ay susunod. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kumbaga siya yung hari na ang gusto niya siya masunod. Pagka gagawin mo, luluhod ka na lang. Pero alam mo ba, mga kapatid, hindi nila ginawa na lumuhod sila. Pinanindigan nila ang kanilang pananampalataya. Amen. Amen. Hallelujah. Matibay ang kanilang pananampalataya. Hindi talaga sila lumuhod noong time na yun. Diba? Anong nangyari sa kanila? Dahil sa lakas ng kanilang pananampalataya. Tayo, mga kapatid, hallelujah. Pag nagkaroon lang ng pagsubok, hindi na tayo kayang dumalo. Amen? Hindi na natin kagayanin. Mausin lang tayo na nagsasambahan-sambahan na naman sila. Amen! Lalagpas ka niyan sa langit. Diba? Biyaya yun, lalagpas ka sa langit. Huwag lang tapusin. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Kunting usik, mga kapatid, hindi mo na kaya ipagtanggol ang Panginoon. Amen! Kailangan kaya natin ipagtanggol dahil ang Diyos na ating pinaglingkuran ay Diyos na siyang gumawa ng langit at ng lupa. Amen! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Kaya, mga kapatid, dapat mayroon tayong pananampalataya na kaya natin panindigan ang ating pananampalataya. Hallelujah. Kailangan natin, kailangan ba ipaglaban natin ang ating pinaglilingkuran. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Nakatulad ni Sadrach, Misak at Abednego. Na nung time na yun, mga kapatid, kung ating basahin, mga kapatid, hallelujah. Sinabi dito, at si kanya'y nungutusan ang ilang malakas na lalaki na nangag sa kanyang hukbo na gapusin, hallelujah, si Sadrach, si Misak, at si Abednego. At sila'y ihagis sa mga bangis na hurluhang nagniningas. Diba? Grabe, kaya mo yun? Kaya natin kaya yun, hallelujah, sa kalagayan natin? Hallelujah, ikaw, hurnagin ka, halika nga, gapusin na kita. Ihagis kita sa apoy. Siguro, sasabihin mo, ay, hindi ako bulagin. Di ba? Nalalalim ba si Pedro? Yun, kasama mo yan eh. Di ba? Sinabi ng mga Hudyo. Kasama niya yan. Sila yung mga anong ginawa ni Pedro? Ay, hindi ko kasama yan. Tinanggil niya sa Jesus. Hallelujah. Di ba? Pero mga kapatid, hallelujah. Si Sadrach, Misak at Abednego, mga kapatid, pinaglaban nila ang Diyos. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Napakatibay ng kanilang pananampalataya. Wala sakat pananampalataya natin sa panahon natin ngayon. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Anong nangyari sa kanila, mga kapatid? Basahin natin tuloy-tuloy, mga kapatid. Hallelujah! Nung pinag-utos ng hari, hallelujah! Tinalian at ang hurno ng totoong mainit napatay na liyab ng apoy ang lalaking yaon na nagsisibuhat. Isipin mo, kay Sadrach, kay Misak at kay Abednego, yung nagbuhat sa kanila na dinala sila sa hurno, namatay pa. Isipin mo yan, sa sobrang init, paglapit pa ng hurno, napakainit na, di ba? Pero ano nangyari, mga kapatid? Hallelujah! Pag binasa natin ang huli dito sa huli, mga kapatid, siya ay sumagot, sabi dito, sana ba tayo? Sabi dito, ang iba kundi ang Diyos, sila sinamahan doon sa time na yun, mga kapatid. Sinamahan sila. Nung hinagi sila sa apoy, sinamahan sila ng Diyos. Hindi sila nalusaw. Amen? Praise the Lord! Buhay sila, mga kapatid. Hindi sila namatay dahil sa kanilang pananampalataya. Amen. Alam niyo, mga kapatid, napakatibay
Napaka mabuti talaga pag ang mananampalataya mo sa Diyos ay hindi ka nagdadalaw ng sin. Amen. Amen. Praise the Lord. Kailangan buo ang pananampalataya mo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ganon din sa buhay ni Daniel. Nung buhay ni Daniel, ang ginawa ng Diyos, anong time na yun, sinamahan din siya. Ano ba nangyari kay Daniel? Sino nakaalam sa kwento ni Daniel? Praise the Lord. Sige, ako na lang. Praise God. Ang nakaalam sa salita, sa sulat ni Daniel, si Daniel, ganun din. Gusto din palumurin sa mga santo. Ginawa ni Daniel, hindi niya ginawa nun. Hindi rin siya naman. Ginapos din siya, mga kapatid, hallelujah, at hinagi siya doon sa yungib na ang mga nakatira doon, puro mga diyon. Amen? Amen. Pero mga kapatid, dahil sa pananampalataya ni Daniel, hindi man lang siya kinagat head cookie. Hindi man lang siya kinagat ng diyon. Amen! Praise the Lord! Pakibasa mga kapatid, hallelujah! Pakibasa sa Daniel chapter 6 verse 16 hanggang 23. Send my Bible. Go Brad. Send for you. Dahil nito, iniutos ni Haring Dario na ihagi si Daniel sa kapulungan ng mga liyon. Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo ng buong 17. Ang pintuan ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatangan ito ng pagtatak ng hari at ng kanyang mga ministro para hindi mabuksan ng sinuman. 18. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy up. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo. Magdamag siyang hindi makatulog, hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw niyang paaliw. 19. Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng hari yun. 20. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, Daniel, tapat na alipin ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba niya sa mga liyon? 21. Tumawag si Daniel, mabuhay ang kanyang kamahalan. 22. Praise the Lord. Hallelujah. Doon mo na lang. Diba? Sumagot pa si Daniel. Ibig sabihin, hindi siya kinain ng leon. Hallelujah sa ating kalagayan, mga kapatid. Sa ating buhay ngayon, mga kapatid, hallelujah. Ang ating kalaban, mga kapatid, leon thing. Nasabi ng Panginoon, mag-ingat kayo. Dahil ang inyong kaaway ay hindi ninyo nakikita na katulad ng leon na naghahanap ng masisira. Kaya mga kapatid, hallelujah, kailangan ang matibay na pananampalataya sa paglilingkod. Bakit kailangan maglingkod? Dahil alam natin na ang tao, pag hindi sumunod kay Kristo at hindi sumunod sa Panginoon, ay magkaroon ng, hallelujah, papakusahan mo. Ariyan! Kaya nandito tayo. Diba? Malaglag ka! Alam niyo mga kapatid, sinabi ng banal na kasulatan, mas marami ang hindi maligtas. Sabi ng Panginoon, mas marami pa sa buhangin sa langit ang hindi maligtas. Amen. Kaya huwag naman sana tayong kasama doon sa maraming buhangin na yun. Amen? Kumakatok ang Panginoon, patuloy na nakipag-usap sa atin ang Panginoon para tayo ay magpapatuloy sa paglilingkod. Diba? Naalala natin si Sidrak, Misak at Abinigo, mga kapatid. Hallelujah. Hindi sila natinag. Hindi sila natinag kahit anong ginagawa ng hari. Kahit sila hinahagis sa apoy, mga kapatid. Hindi sila natinag. Nagpapatuloy sila sa kanilang pananampalataya. Hallelujah. Amen ba, mga kapatid? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya gawin din natin, mga kapatid, huwag din tayong humiwalay sa pananampalataya doon kay Kristo. Amen. Dahil siya lamang ang
sinabi ng banal na kasulatan, hallelujah, sa Gawa, chapter 12, verse, chapter 4, verse 12, na walang ibang pangalan sa silong ng langit na siyang makapagligtas, walang iba kundi si Kristo lang. Si Kristo lang dapat ang pananampalatayanan mo. Huwag kang maniniwala na sinasabi, kung wala ka sa amin, ay hindi ka maligtas. Hindi totoo yan. Kung hindi ka kaanib, hindi ka maligtas. Mga kapatid, si Kristo lang ang buhay na wala nito. Amen? Si Kristo lang ang tumbos sa kasalanan natin. Amen? Siya ang pinalo, siya ang dinuraan, siya ang pinadyakan, hallelujah, na dapat sa atin sana mangyayari yung mga kapatid. Dapat tayo ang parusahan. Dapat tayo ang torturing, hallelujah. Amen? Dapat tayo ang bubugbugin, pero inako ng ating Panginoon. Dahil mahal ka ng Panginoon. Amen. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Panginoon na tayo mapapahamak. Amen? Amen. Bakit? Dahil ganun din ang darating na panahon naglilingas apoy at asupri ang mga tao na hindi magpapatuloy sa paglilingkod. Ang mga tao na hindi sumunod kay Kristo. Yun ang naghihintay. Amen? Amen. Huwag natin sabihin na maliit lang ang gawain na ito. Dahil sinabi ng Panginoon, makipot ang daan patulong sa inyo. At bibihira lang ang makasunod na ito. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Hindi ang dahilan kung malaki ang simbahan o maliit ang simbahan. Walang pakialam, walang hindi yan ang dahilan. Hindi yan ang tinitingnan ng Diyos. Amen! Dahil si Kristo nga nangaral sa mga patungalan sila. Maganda pa nga tayo, may sandalan. Diba? Sa damuhan lang. Yung 4,000 katao na inarala ni Kristo. 4,000 napakaraming mga kapatid. Saan sila nato? Sa bundok sila nag-arap. Nandun sila sa bundok na. Tayo na yun. Nandoon lang sila sa mga kapatid. Amen? Amen. Ngayon lang ito na nagkaroon ng mga simbahan. Pero ang tanong, nasa tunay kayo? Minsan naguguluhan ng mga tao, mga kapatid. Ang paglilingkod ko kaya tunay? Kasi sinabi ng Panginoon eh, hinahanap ng Ama ang tunay na mananampas sa Kanya, sa Espiritu at katotohanan. Amen! Kaya minsan may isip ko, nasa tunay kaya? Tandaan natin, mga kapatid, nasa tunay. Amen! Bakit? Dahil si Kristo ang tagapagligtas mo. Si Kristo ang napako sa krus para tubusin ang kasalanan mo. Amen? Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Walang ibang tagapagligtas kundi si Kristo. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Huwag kang magdadalawang isip. Huwag kang mag-alinlangan. Hallelujah! Kung sinabi, nandiyan na namin sinakot sa pasambahan, nakapihis pa. Mga kapatid, tandaan natin, hindi sila makakaligtas. Amen! Yes, Lord! Hallelujah! Makasamit glass pa kahit umuulan. Amen! Hallelujah! Praise the Lord. Hindi importante, mga kapatid, ang mahalaga, naglingkod ka sa buhay na Diyos. Amen! Na siyang kasama mo pagdating ng panahon. Amen! Praise the Lord! Kaya yan ang pangako ng Panginoon. Kung saan ako naroon, doon din kayo. Doon. Amen? Amen? Amen ba, mga kapatid? Amen! Sino bang gusto mo kasama ng Panginoon? Amen! Ngayon din. Praise the Lord! Hallelujah! Diba? Mga kapatid, tandaan natin, ang bawat isa sa atin, may kanya-kanya yan. So, alam ng Diyos, isipin natin, mga kapatid, hawak natin ang ating isip, hawak natin ang ating sarili, hawak natin ang ating gusto. Amen? Amen! Sino bang hindi hawak ang sarili ngayon? Maliban doon sa ano, sa mga may asawa kasi, hindi na masyadong hawak sa sarili. Amen? Bakit? Eh, ang may hawak na, may asawa na. Praise the Lord! Hallelujah! Mga kapatid, tandaan natin, hawak natin ang ating isip, hawak natin ang ating sarili, ano ang gusto natin, siyang masusunod. Amen? Amen!
Totoo yan. Pero anong hindi natin hawak? Buhay. Ang buhay natin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ang buhay natin ang hindi natin hawak. Kaya importante na nalagi tayong handa. Amen. Kaya na sinabi ng banal na kasulatan, magpuyat kayo, maging handa kayong palagi dahil hindi niyo alam kung kailan magpaparito ang inyong Panginoon. Maaraw, mga gabi man, mahapunan, gabi, o madaling araw. Praise the Lord, katanghali. Hindi natin alam dahil walang nakaalam. Sino ba nakaalam? Nung mga nakaalam mo ba kung anong pizza ka mga anak? Diba? Amen. Amen. Hindi. Kasi ang sabi ng Panginoon, ang pagparito ng anak ng tao ay katulad sa isang babae ng mga anak. Amen. Amen. Katulad din ng mga nanakaw, walang nakakaalam. Ang magnanakaw, alam mo ba kung may nakanakawan? Amen. Hindi Amen. Rin alam, mga kapatid. Hindi natin rin alam kung kailan ka nakawan eh. Diba? Ganun din na pagparito ng Panginoon. Hindi natin alam kung kailan, pero makikita siya sa alapaap sa lahat ng mga mata. Amen? Kaya pagka mayroong magsasabi sa inyo na mayroon na dumating na ika, nandoon sa Davao, kaya maniwala doon. Nandoon sa Korea, kasi may napanood ako na sa Korea na doon. Ngayon sa doon, nasa China. Praise the Lord, dahil sabi ng banal na kasulatan daw, ang Diyos darating katulad daw ng mga nato. Kaya wala nakakaalam. Pero mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, magkaroon ng pagyanin dahil sa ganyang kapangyarihan. Bibiyak ang langit mula sa silangan hanggang sa kamuluan. Makikita ng ating mga mata. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya na importante mga kapatid na lagi kang handa. Lagi kang handa sa pagparito ng Panginoon. Paano ba maging handa? Siyempre, di ba? Minsan matatanong natin sa sarili, paano kayo maging handa? Una sa lahat, mga kapatid. Sumampalataya ka sa Panginoon. Maniwala ka sa buhay mo na si Kristo ang tagpagligtas sa buhay mo. Amen? Paniniwalaan mo na si Kristo lang ang iyong pag-asa. Dahil si Kristo lang ang makapagligtas sa iyo. Hoy! Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Hallelujah. Kailangan tibay natin ang pananampalataya kay Kristo. Kailangan matibay. Huwag ka nang maghangad kung kanino, anong reliyon, anong saan ka na reliyon. Hindi yan hinahanap ng Diyos. Amen. Walang sinasabi ang Diyos, hoy, dito ka. Kahit dito ka, maligtas ka dito. Hindi yan. Kahit nasa ilalim ka pa ng lupa, basta sumampalataya ka sa Panginoong Yesus, ligtas ka. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Si Jesus Christ lang ang buhay na walang hanggan. Siya lamang ang ating pag-asa. Hallelujah. Gawin natin mabuti mga kapatid na ang ating pananampalataya na katulad ng malingkod ng Diyos ng unang panahon na kahit ihagis sa apoy ay hindi siya nakakatok. Amen? Kung sino nakaalam sa history ng apostol, praise the Lord, yung sumulat si Apostol Juan Pilapi. Siya yung nagsulat sa Apokalipsis o sa pahayag sa Bible. Apokalipsis. Mga kapatid, tandaan natin ang buhay ni Juan Pilapi na apostol. Siya ay kinapos, pinainom ng lason, ano pa, hinagi siya sa kumpulong ng ika. Pero dahil sa pananampalataya, hindi siya naano. Dahil hindi pa nasulat yung Apokalipsis. Pero nung nasulat na, namatay na siya. Amen? Hindi katulad nila Apostol Pablo. Sa Apostol Pablo, namatay siya. Pinako siya sa kwarto sa cross na patiwari. Mga kapatid, tandaan natin, kailangan ang ating pananampalataya matibay. May paglaban na naman natin ang ating pananampalataya. Amen? Dahil maraming mga kapatid ngayon na mga nangangaral. Hallelujah. Sino pa ang nag-aaral ng Kristo?
born again, ang born again ay Diyos. Ang born again ay sumunod lang sa utos ng Panginoon. Amen? Amen. Dahil inutos ng Panginoon, maliban ang tao na hindi maipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi makapasok sa Kanyang langit. Ano yun? Una, pagdating mo sa Kristo, magpabautismo ka para maligtas ka at tatanggapin mo ang Kanyang Espiritu. Yan ang pangako ng Panginoon sa atin. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Basahin natin ang banal na kasulatan sa Gawa. Malapit na tayo mga kapatid. Hallelujah. Sa Gawa 2:38. Sabi dito, hallelujah, ano magtanong ang mga pari. Sabi dito, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesus Kristo sa ipagpatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Diba? Mayroong gagawin. Praise the Lord. Hallelujah. Ano pa? Marcos 16:16. Ang sumampalataya at mabautismo ang maligtas. Nakakalang po mga kapatid. Dahil ang lahat na tao ay paharap sa Diyos. Amen? Amen. Lahat na tao ay harap sa Diyos. Praise the Lord. Basahin natin mga kapatid. Hebreo 9:20. Lahat na tao mga kapatid haharap sa Diyos. Walang eksempti. Kaya tayo nandito naglilingkod. Kaya natin ginagawa ang purihan natin ng Diyos. Ipinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagtapos ay ang pag-upo. Ang tinutukoy ng kamatayan mga kapatid. Kamatay sa physical. Dahil pag tayo namamatay tayo, hindi naman asing pagpatay. Yung ating lupang katawan, at ipunta lang yung hihiwalay yung kaluluwa. Yung kaluluwa niya siyang haharap sa Diyos. Amen? E paano kung wala kang kaluluwa? Nalit. Walang haharap. Kung walang kaluluwa, walang pangharap sa salita ng Diyos. Pag walang kaluluwa, walang haharap. Walang haharap sa Diyos. Amen. Minsan itinakda sa tao na mamatay pagkatapos daw yung kamatayan ay tinutukoy yung pisika natin. Ngayon, huwag ka pumayo kung sinabi nyo, huwag ka kaluluwa. Huwag ka aso. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, kailangan magsasaliksik tayo para alam natin ang gato. Yan ang sinabi ng Panginoon. Saliksikin ninyo ang kautosan. Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Amen! Praise the Lord! Purihin ang Panginoon! Hallelujah! Ano pa? Basahin pa natin. Pagkatao sa Apokalipsis. Praise the Lord! Hallelujah! Sabi dito sa Apokalipsis, pakibasa na sa Apokalipsis 20:12. Pahayag. At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging damila at maging hamak, at binuksan ng isa pang aklat ang aklat ng buhay, natulad ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng sulat sa mga aklat. Amen. Diba? Lahat haharap sa Diyos. Walang eksempti. Walang lahat. Nakita niya, sabi dito sa banal na kasulatan, nakita niya ang mga, at nakita ko ang mga patay. Mga patay sa ano to ha? Sa physical. Malalaki at maliliit. Nakatayo sa harapan ng luklukan at nabuksan ang mga aklat. Nang nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat
sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Sa 13, pakibasa na. Iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Inilabas din ang kamatayan at ang hades ng mga patay na nalagak sa kanila. Pinatulad ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa. 14. Pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Alam niyo ba yung hades? Hades, ano yun po? Religion. Amen? Religion, Hades. Hinahagis ng Hades eh. Yung Hades, religion mo. Yung mga religion na wala sa tama. Mga tao yun, kukunan mga samahan na wala sa tama. Isinaman. Amen? Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Sabi dito sa 15, at kung sino man ay hindi nasumpukan na kasulat sa aklat ng buhay ay ibinubulid sa dagat-dagatang apoy. Diba? Kaya kailangan yung pinaka-importante mga kapatid na ang ating pangalan may sulat sa aklat ng buhay. Paano yun? Paano may sulat? May sulat lang yan pag tinanggap mo si Kristo, sumunod ka, kalakip sa bautismo. Dahil pag binautismoan ka mga kapatid, Panginoon, itala mo ang pangalan ito sa aklat ng buhay. Doon pa lang sa sulat ang pangalan. Pag hindi pa nasulat, hindi ka pa tumanggap, hindi ka pa nabautismuhan, hindi pa nasulat ko. Pinaliwanag ko lang mga kapatid. Ganun ka-importante ang baptism. Amen? Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Yung sinasabi nila na hindi daw importante, hindi. Hindi totoo yun. Kasi para maisulat ang pangalan sa aklat ng buhay, eh hindi ka pa naipatala. Ang mismong yung ministro at ang mismong nagbautismo sa iyo, siya yung ipag-usap ko sa Diyos. Ipanalangin niya, Panginoon, sulat mo ang pangalan ito sa aklat ng buhay. Sabi ng Panginoon, kung ano ang pinagkaisahan dito sa lupa, siyang gagawin sa langit. Amen. Amen. Pag nagsasamba ka, hindi pa masusulat yun. Pero may record ka na. Ano record mo yun? Gawa. Amen? Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Yung nagpupuri ka sa Diyos, may record na yun. Ano record mo yun? Nakagawa ka na sa kabutihan ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Yun ang pinaka. Nakikita ng Panginoon yun. Tayo nga dito sa Pilipinas, may CCTV. Diba? Nakikita nga yung sino mga nananakaw. May CCTV. Eh, ang Diyos eh. Sa ang Diyos sa mula ka, lahat ng mga bagay na atin tinatangkin dito sa lupa, nagmula sa Kanya. Amen? Katalinuhan. Di ba? Lahat yan nagmula sa Kanya. Karunungan. Sa Kanya lahat yan. Kaya mas higit sila doon ang Diyos. Kahit sa akin. Alam mo ba kung ilan ang buhok mo? Alam mo ba kung ilang piraso yung buhok, ilang buhok yung nasa katawan? Wala. Pero ang Diyos, sabi ng banal na kasulatan, kahit ang buhok mo ay alam ng Diyos. Amen? Praise the Lord, mga kapatid. Wala tayong ibang palasa. Hindi natin kaya magmamalaki sa sarili. Huwag natin sabihin na tayo ay nakatapos, mayaman. Huwag natin sabihin na mayroon ka ng kutsing, maganda. Huwag mo sabihin na may maganda kang trabaho. Tandaan natin mga kapatid. Lumabas tayo sa sinatapunan. Kapag ginuha tayo ng Diyos, bubatin. Amen? Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Napansin niyo ba? Mga bata, nasa loob natin. Paglabas, walang kamumuang, ganun tayo mga kapatid. Paglabas natin, wala tayong kamumuang. Pwede papitikin yung mata natin. Hindi tayo pwede magreklamo. Bibi ka pa? Kaya pitikin yung tayo nga mo. Kaya tumatap, ganun dito. Hindi ka makapagreklamo mga kapatid. Kasi wala tayo mo. Pero nung lumaki ka na, nagmamalaki ka na, pati ang Diyos ayaw mo na maniwala. Pati salita ng Diyos, hindi mo na paniniwalaan.
Napapansin niyo ba ganun ang mga tao? Kasi meron ako na encounter mga kapatid. Bakit? Sulat ng mga tao yan. Ah. Alam naman ang magsulat dito eh. Ano? Ano? Eh, di ba? Pag pangit niya sa ulat mo, ano ba yan? Sulat mo na yun para masulat ng ano? Di ba? Hindi na natin nangyayang. Ganun ang tao. Nung magkaroon lang siya ng karunungan, namulat lang siya, nakaalam na siya, may pera na siya, marami na siya kaalaman sa sanlibutan ito, nagmamalaki na. Hindi na niya naalala nung nandoon siya sa sinapupunan ng kanyang magulang, nandoon siya sa loob na bakit siya nakahinga. Kung hindi sa pamagitan ng Diyos, kung hindi sa karunungan ng Diyos, bakit ka nakahinga doon sa loob ng yan? Diba? Ngayon, lumaki ka, nandito ka lang ngayon, yumamad ka lang, sumabay, yumabang ka din. Diba? Nagmamalaki ka na. Hindi ka na mga susunurin sa magulang mo. Pag inutusan ka ng magulang mo, ay galit ka pa. Ang magulang mo, nagkandahirap sa paglalagala siya, siya nabuhan. Diba? Tapos, nandito ka na, ngayon. Ano ba? Ganun yan mo kayo, mama mo. Hallelujah. Ha? Punta ka doon na, pili ka na yan. Ano ba kayo ko? Diba? Hallelujah. Ganun ang mga bata ngayon. Hallelujah. Diba? Ganun din ang tao. Ganun sa Diyos. Akala na salita ng Diyos, nandito na. Sino ba nauna? Mundo o salita ng Diyos? Salita ng Diyos. Amen? Bakit? Amen. Nakasulat na dito eh. Sa panimula, ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa. Oh, nasulat na. Una nasulat ang salita ng Diyos. Amen? Amen! Tapos ngayon eh, tayo nga, wala nga tayo kalam lang. Kwento nga ng mga kutsiro, luluko, diba? Naniniwala tayo. Ano ba kaya ang Biblia? Naan siyang Biblia ang nauna pa sa lulo mo? Mas matanda pa ang Biblia kaysa lulo mo. Amen? Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Mas nauna ang salita ng Diyos kaysa lulo mo. Amen! Yan ang mga karamihan niya. Mga nagmamalaki. Mga may-ari na sila ng iskin. Mga may-ari na sila ng mga plano, mga malaki. Amen? Pero nung lirabas tayo sa sinapupunan ng ating magulang mga kapatid, walang-wala tayo, hubad tayo lumabas. Kaya pag tayo kinuha ng Diyos, wala rin tayo madadala. Kundi, lunay. Amen. Ano? Ang madadala lang natin, yung ginawa natin na sa Diyos. Amen. Amen. Dahil hindi nakatago yun. Amen. Amen. Yung pagsamba mo, pakinig na salita ng Diyos, hindi natago yun. Lahat yun ang re-record yun. Kaya pag ikaw ay namatay, nakikita mo yun, yun ang daladala mo. Amen? Amen! Panginoon, pinaglingkuran kita habang ako'y nabubuhay sa sarili. Amen? Praise the Lord. Yun ang dala mo lang. Pero yung relo mo, na napakaganda, yung mukha mo na napakaganda, naku, yun na. Ano na lang? Kasi, magiging maganda ka na talaga. Kasi yung sunglass mo, di mo nadala yun. Maiwan na yan. Ang dala mo lang, yung ginawa mo sa Diyos. Amen! Amen! Bakit? Dahil hindi mo tatago yun. Yung kumanta ka. Hallelujah, kinantahan mo yun. Nandun yun, nakarecord yun. Yun ang ipagmamalaki. Ano ipagmamalaki natin sa Diyos? Yung pagbiling ko natin. Panginoon, piligling ko natin. Amen! Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Sa Diyos ang kapurihan. Tayo po'y pumikit mga kapatid. Hallelujah. Salamat Panginoon sa iyong masalita. Mahi-examin ka na dignaan. Lord, patnubayan mo po ang bawat isa Panginoon. Ang iyong masalita Panginoon na hayag sa aming kaladignan Panginoon. Tulungan mo ito Diyos na lumago sa bawat isa sa amin. At ganoon din po Panginoon sa mga nakarinig. Pagpalain mo God. Hallelujah. At ganoon din, Panginoon, pagpalain mo ang mga kapatid na nandito, Lord God. Hallelujah, nagtitiis sila, nagtsatsaga, Panginoon, sa pakinig ng iyong salita. Amen. Nawa ang iyong masalita, Panginoon, na hindi masayang sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, God. Hallelujah, pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa na nandito. At ganoon din, O Diyos, ang inabot ng tinig na ito.
Amen. Tapos kami ipagkatiwala sa iyo na sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus na tagapagligtas. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise God.